Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe na pwedeng-pwede natin gawin sa darating na holiday season, ang beef morcon. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago kayo sa aking channel, huwag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Ito po yung ating gagamiting beef. Ito po ay 2 kilo. Ipapa-slice nyo na po ito kung saan kayo bibili para po mas maganda yung slice. Saka piliin nyo po yung parting malambot ng baka. Ibinabad ko po ito sa 1/2 litrong pineapple juice, 1/4 cup soy sauce, 5 butil na bawang at paminta. Huwag po kayong mag-alala dahil makikita nyo naman po sa description box yung kumpletong sangkap. Ito naman po yung gagawin nating palaman sa loob. Carrots, hot dog, ito po, ang gagamitin ko po itlog na maalat o salt and egg. Pero pwede rin po yung nilagang itlog kasi po mas kakaiba po talaga yung lasa pag salt and egg yung ating gagamitin. Pero nasa inyo po yon. 250 grams na tomato sauce, 1 liver spread na maliit, 1/4 cup oyster sauce, cheese, 2 tablespoon pickles, 2 teaspoon pamintang pino, asin, siyempre po, nasa panlasa natin yan, at sugar. Nasa inyo din po yon kung gaano yung gusto nyo simpla. Okay, umpisahan na po natin yung pagbabalot o pagro-roll ng beef morcon. Ayan, ganito po iyon. Kamukha po nito, 2 kilos po ito. Pero pina-slice ko po ito ng 1 mahaba na walang cut. Kayo na lang po yung magka-cut kung gaano yung gusto nyong kalaki na pagbibilot ng ating morcon. Okay, binabad ko po ito siguro mga 2 oras. Pero mas maganda po, mas matagal. Ayan, papalamanan po natin siya ng carrots, hot dog, at syempre po ang ating egg. Ayan, ganyan lang po. Tapos po, atin na pong ibibilot. Ayan. Ganyan lang pong kataba yung kagandahan. Ayan, ito po yung aking pangtali. Nabibili lang po ito sa, ito po ay cooking wire. Nabibili lang po ito sa mga store. Ayan, ganyan po. Dahil po ako hindi hustler magtali, kaya po pinuputol-putol ko na lang po. Okay lang naman po iyon. Basta po maitali natin. Ayan. Ayan, sa pagtatali po, kung saan po kayo komportable na pagtatali. Ako po, dito po ako komportable. Ayan, nadadalian po ako. Ayan, heto na po yung ating morcon. O di po ba na itali na natin? Ganito lang po yung kagandahang laki ng ating o yung taba. O di po ba? O paano po? Tatapusin ko muna po lahat yung aking pagbibilot at magbabalik po ako. Okay, sa 2 kilo po, heto na po yung aking nagawa. Nag-alanganin po kasi sa 5 pieces, kaya medyo lumaki itong 2. 4 na piraso po yung aking nagawa. Okay, umpisahan na po natin yung ating pagluluto. Ayan. Medyo lang po iprito natin ng bahagya. Painitin lang po natin yung mantika pa. Ayan. Pituhin lang po natin ng bahagya yung ating
beef more corn. Konti lang po ah, konti lang pong pagpa-fry. Ayan, ganyan lang po, konting fry lang. Ayan, okay na po ito. Ganito lang po yung gagawin natin pagpa-fry. Ayan, ngayon po, naprito ko na po lahat. Binali ko na po ulit. Ngayon naman po, lalagay na po natin yung mga ricado. Ganyan lang po. Napakadali pong gawin ito. Matagal lang po eh, syempre yung medyo tayo ay magpapakulo ng medyo matagal. Heto po yung ating pinagbabaran. Dapat po, medyo talaga po marami yung sabaw kasi po eh, may katagalan po. Syempre palambutin yung ating baka. Lagay po natin tong pickles. Ayan. Yung paminta. Ating liver spread. Sabay-sabay na po iyan. Okay, durugin lang po natin yung ating liver spread. Ang oyster sauce. Ang ating cheese. Ayan, ngayon po, sama-sama na po lahat yung ating ingredient na ilagay na po natin bukod sa sugar. Ngayon po, pakukuluan po natin to hanggang sa lumambot. Siguro po, tingnan po natin ng 1 hour kung malambot na po siya. Okay, pero pagka po kumulo na, halimbawa kumukulo, lalagay na po natin sa medium heat yung ating apoy. Okay, pakipa na po natin. Okay, magbabalik po ako after 1 hour. Ayan, pagkatapos po ng 1 oras, malambot na po yung baka. Maganda po talaga tong bakang na bili ko. Talaga pong malambot na. Yung pong iba, magpapalambot talaga ng 2 oras. Pero ito po eh, talagang 1 oras lang ay okay na po ito. Pakuluan lang po natin mga 3 minutes po lang po para po yung sugar eh medyo po manuot pa sa lasa ng baka. Ayan, dahil po itong baka ko eh talaga namang lumambot kaagad, hahanguin ko lang po at palalaputin ko pa po ng konti yung ating sauce. Ayan. Ayan, heto po yung ating sarsa. Palalaputin pa lang po. Palalaputin pa po natin ng konti at ready to serve na po. Nakita nyo naman, napakaganda ng ating sauce. Ayan, okay na po ito. Napakaganda po ng ating sauce. Ayan o, talaga naman pong ang lap-lap na. Okay, patayin ko na po ang ating apoy at ready to serve na po ito. Ayan, tanggalin muna po natin yung ating tali para po talagang walang matira. Minsan po kasi may naiiwan, sasabihin ng kakain bakit may tali. Okay, slice na po natin kahit po mainit pa. O diba, napakaganda. Ini. Oh, napakaganda ng ating morcon. Ayan, lagyan na po natin ng sarsa. Talaga naman kung napakaganda.
Okay, tikman na po natin. Talaga pong napakasarap. Napakalambot po ng baka. Gawin nyo na po ito sa nalalapit na Christmas at talaga pong napaka-special talaga. Okay, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Baboos!